So mga tol, matapos nga po nating maibalita sa previous vlog natin na si Stephen Fulton nag-training lang ng saglit sa Uhashi Boxing Gym at sinabi niyang ayaw daw niya magpakita ng sobrang training dahil kinakabahan daw siya. Sinabi nga po natin dyan mga tol na mukhang ayaw talaga ni Stephen Fulton na magpakita ng boxing skills niya sa harap ng mga media dahil baka masilip siya. So mukhang sinisikreto talaga ni Stephen Fulton ang galing niya at ayaw ipakita. Dahil sa latest update po kay Fulton at Inoue, nagkaroon sila kanina ng public workout. Katulad ng inaasahan natin mga tol, ganun nga po ulit ang ipinakita ni Fulton. Saglit lang po kasi siyang nag-workout sa harap ng mga media. At ang nagpaisip pa sa mga Japanese media, at lalong lalo na sa tatay ni Inoue na si Shingo Inoue, tila naging southpaw daw itong si Fulton, samantalang orthodox naman itong si Fulton. Bukod yan, napansin din daw ng tatay ni Inoue mga tol, na malaki daw itong si Fulton. Hindi daw inaasahan ng tatay ni Inoue na ganun daw kalaki itong si Fulton. Dahil sa mga kakaibang pinapakita ni Fulton mga tol, imbis na mag-workout si Inoue na matagal, eh napagaya na lang din ito kay Fulton. 30 seconds nga lang ang workout ni Inoue at pinababa na agad ito ng chairman na si Uhashi. So mind game nga po ang pinapakita ng dalawa ngayon at maingat sila na masilipan ng butas. Sa kabilang banda naman mga tol, naibalita nga din po natin sa previous vlog natin na magbabalik na si Jonas Sultan sa buwan ng September matapos ang huling laban niya kay Paul Butler isang taon na mahigit ang nagdaan. Sa latest update nga po mga tol, tukoy na kung sino ang makakalaban ni Jonas Sultan sa September. Yan po ang Amerikano na si Saul Sanchez. May record na 19 wins and 2 losses with 12 knockouts. Matindi din itong makakalaban ni Sultan mga tol, sapagkat hindi pa ito bumabagsak sa buong karera niya sa professional boxing. Ang dalawang talo nito, nagmula lang sa split decision. Match na match nga po sila ni Sultan mga tol, dahil halos magkalapit lang sila ng dami ng nakalaban. Samantala, magandang balita nga po para sa pambato natin sa super featherweight na si Charlie Suarez. Napagalaman nga po natin sa Real Fight PH page na pumirma daw si Charlie Suarez ng multiple fight deals sa higanting promotion. Yan nga po ang top rank promotion. Sa katunayan, magbabalik daw itong si Charlie Suarez sa ibabaw ng ring ngayong darating na August 26 upang harapin itong si Johan Vasquez ng Dominican Republic na gaganapin sa Hard Rock Hotel and Casino Tulsa, Oklahoma, USA. Kung matatandaan, impresibo nga po ang pagkapanalo ni Suarez sa huling dalawang laban niya sa ibang bansa. May record nga po itong si Suarez na 15 wins and no losses with 9 knockouts. Sa kabilang dako naman mga tol, nagpakitang gilas nga po ang ating former 3 Division World Champion at kasalukuyang WBO Global Super Bantamweight Champion General Casimero, sapagkat ang pinapagawa niyang project sa lugar niya, nag-welding nga po siya. Makikita na sanay nga po si Casimero sa pag-welding ng bakal. Kaya pala alam ni Casimero mga tol ang trabahong yan. Ayong kasi sa kanya, bago daw siya maging isang ganap na professional boxing at maging 3 Division World Champion, naging trabaho muna daw niya ang pag-welding. Kuadro aras, pagpion, dito sirit. 20 ka, to iguan ni trabaho sa una guys.